The Philippine Showbiz List presents pinakamagandang mga rest house ng mga celebrity. Piolo Pascual, Hilltop Mansion in Batangas. Ang magarang rest house ni Piolo ay matatagpuan sa Batangas. Napili niyang itayo ito sa mataas na bahagi ng bundok kung saan ay tanaw ang malawak na karagatan. Mula sa kanyang balcony ay makikita ang Sombrero Island maging ang parte ng Oriental Mindoro. Nakatira sa luxurious rest house ang pamilya ni Piolo kung saan ay masisilayan din dito ang artworks ng kanyang ina. Mayroon itong yoga deck, indoor gym, bar and play with billiards, maliit na basketball court at vegetable nursery kung saan sila kumukuha ng pagkain. Nag-aalaga din sila ng manok. Isa din sa makatawag pansin ang 25-meter swimming pool kung saan makikita ang napakagandang tanawin ng dagat sa ibaba at kapansin-pansin din ang iba't ibang halaman na nakatanim. Naglagay si Piolo ng volcanic rocks para sa reception area at nabanggit ang paglalagay din niya ng chapel rito at malaking cross na magsisilbing landmark bilang balik niya sa komunidad. Shaja Padilla, Casa Esperanza in Lucban, Quezon. Para naman sa mga may gustong magkaroon ng luxury farm experience, bagay na bagay ang Casa Esperanza ni Shaja Padilla at ng kanyang partner na si Architect Conrad Onglao. Ang nasabing farm ay matatagpuan sa Barangay PS Lucban, Quezon na nasa paanan ng Bundok Banahaw. Bagamat napapalibutan ito ng mga pananim, moderno naman ang dating ng rest house. Mayroon itong tatlong cottages, malaking swimming pool, dining area at piano room. Ayon kay Shasha, second home nila ni Conrad ang Casa Esperanza at kaya nila napiling itayo ito sa nasabing lugar ay dahil sa malamig na klima. At para makatulong sa kanilang bayarin ay pina-Airbnb nila ang dalawang cottages. Marjorie Barreto, River Garden in Bulacan. Ang River Garden Rest House naman ni Marjorie na dati ay tinawag niyang Ilog ay matatagpuan sa Kalumpit, Bulacan. Perfect place ito upang pansamantalang takasan ang city life kung saan ay mararamdaman ang vibe ng kalikasan para makapag-relax at makapag-unwind. Ayon kay Marjorie, espesyal sa kanya ang nasabing lugar at marami itong memories ng kanilang pamilya sapagkat dito na nagsilakihan ang kanyang mga anak. Makikita rito ang pavilion na perfect for gatherings dahil doon daw sila madalas magkaroon ng salo-salo ng kanilang pamilya at mga relatives. Tropical Filipino ang vibe ng lugar dahil mahilig daw anya talaga si Marjorie sa mga Pinoy antique-looking furniture. Agaw attention din ang water feature sa pavilion na siyang dahilan kaya relaxing din ang ambience. Maliban sa pavilion, meron din silang gazebo with tables and chairs na may iba't ibang klaseng bamboo style na siyang bumagay sa walang nature vibe ng kanilang rest house kung saan daw nila ginaganap noon ang kanilang boodle fight. Ito daw ang isa sa mga original structures doon pero maaliwalas at presentable pa rin dahil nakailang facelift na raw yun over the years. At dahil riverside nga ang property, kung saan matatanaw ang Angat River, ay hindi pwedeng mawala ang view deck na nakatayo malapit rito na pinakapaboritong spot nila kapag umaga o kaya naman ay tuwing papalubog ang araw. Ibinida rin ni Marjorie ang kanilang courtyard na ipinagawa niya dahil na-request yun ng anak niyang si Claudia noon. Perfect location ito for relaxation o siesta. Ipinasilip din niya ang apat na cozy rooms nila na ipinangalan nila sa local flowers tulad ng bougainvillea, gumamela, sampagita at santan. Ipinakita din ni Marjorie ang swimming pool na siyang ipinagawa niya magmula sa perang na panalunan niya noon nang minsang sumali siya sa pera o bayong. Heart Evangelista, Harlan Beach Villa in Boracay. Pagdating sa ganitong mga usapin, hindi naman pahuhuli si Hart na siniguradong mapapakinabangan din ang kanyang rest house kung saan ay binuksan niya ito sa publiko para marentahan. Ang Harlan Beach Villa ay matatagpuan sa isla ng Boracay na perpekto para sa mga bakasyonista na mas gustong mag-relax sa tabing dagat. Ramdam ang tuloy na islander experience sa Nipa hut-inspired villas na napapalibutan ng tall, luscious palm trees. Mayroon itong light wood interiors and stunning oblong stone bathtub na matatagpuan sa tabi ng malawak na bintana na nagbibigay ng kamangha-manghang tanawin ng buong resort. Sam Pinto, Lizerine Boutique Resort in Baler.
naroon ang pagmamahal ni Sam Pinto sa karagatan, kaya naman malapit sa dagat ang itinayo niyang bahay bakasyunan na ginawa niya ring negosyo. Ang Lizarine Boutique Resort ay matatagpuan sa Barangay Reserva Baler Aurora at Serena ang inspirasyon niya sa resort niyang ito. Ayon kay Sam, madalas siyang tawaging Serena ng kanyang pamilya dahil sa hilig niyang lumangoy kahit noong bata pa siya. Ang 15-room property ay may sariling private beachfront. Mayroon ito mga gazebo at mga swing bed na nakaharap sa pool na malapit sa beach. Tiyak na matututo din ang mga pamilyang mag-surf dito dahil nagtuturo din sila ng surfing lessons at nagpaparenta ng mga equipment. Maliban dyan, mayroon din silang mermaid blankets na maaaring suotin para maisasakatuparan ang sea princess dreams. Paul J. Castillo, Castle Shore in Cebu. Pagmamay-ari naman ng dating PBB housemate na si Paul J. Castillo ang napakaganda at magarang Castle Shore na matatagpuan sa Katmon, Cebu. Hindi lamang ang pamilya nila ng asawang si Kay Abad ang maaaring maka-experience ng ganda ng lugar dahil binuksan din nila ito sa publiko. Ramdam sa nasabing rest house ang Royalty by the Sea sa nakakamanghang view nito na tunay na may isa sa larawang quiet, intimate and beautifully spacious. Ang luxurious rental space ay mayroong multiple rooms na kasyang napakaraming tao at ramdam pa din ang pagiging komportable. Perfect ito sa family gathering or barkada reunion. Maliban sa paglangoy sa napakagandang karagatan, ay maaari ding magkayak. At kung sawa na sa dagat, ay maaaring magbabad naman sa swimming pool at jacuzzi. Jinky and Manny Pacquiao, Beach House in Sarangani. Itinayo ang private beach resort ni na Jinky at Manny sa Barangay Taluyaglan, Sarangani Province, 7 taon na ang nakalilipas. Inilarawan ni Jinky ang property bilang first private resort ng buong pamilya. Ito ay mayroong main rest house at 2 villas na lahat ay may kabuuang 4 na kwarto na kayang i-accommodate ang parehong angkan ni na Jinky at Manny. Ang unang villa ay para sa pamilyang Hamora at ang second villa naman para sa pamilyang Pacquiao. Upang bigyan ito ng homey feel, pumili si Jinky ng kahoy para sa mga kagamitan sa sahig at mga accent. Sa labas ng master bedroom ay lounge area kung saan ay tanaw ang view ng dagat. Makikita din sa malawak na garden ang fish pond. Ang gazebo by the sea naman ay kung saan nagtitipon silang buong pamilya for breakfast and dinner. Ang private resort ay meron ding bulwagan kung saan nila ini-entertain ang kanilang mga bisita. Siyempre, hindi mawawala ang swimming pool na isa sa paborito ng mga bata. Judy Ann Santos and Ryan Agoncillo, Bakawan Rest House in Batangas. Naisipan naman ng mag-asawang Juday at Ryan na ipatayo ang kanilang rest house sa tabing dagat dahil ito ang nakapagbibigay sa kanila ng peace of mind at energy. Ito ay matatagpuan sa Batangas kung saan ay madalas silang dinadala doon ang kanilang mga anak at pamilya. Maliban sa pag-i-enjoy sa ganda ng view ng dagat at paglangoy sa swimming pool, maaari rin makapag-motorsiklo. Tinawag niya na Juday at Ryan ang bahay bakasyunan na Bakawan. Bea Alonzo, Beatty Firma Farm in Zambales. Ang 16-hectare organic farm ni Bea Alonzo sa Zambales ay hindi lamang basta bahay bakasyunan dahil isa rin ito sa kanyang investments. Taong 2011 nang mabili niya ang property na pinangalanan niyang Beatty Firma na inialay niya hindi lang para sa kanyang sarili kundi maging sa kanyang pamilya lalo na sa kanyang ina. Sa YouTube vlogs ni Bea ay masisilayan ang lawak ng lugar na mayroong iba't ibang klaseng puno tulad ng mahogany na magagamit para sa mga furnitures. Nariyan din ang iba't ibang tanim na prutas at gulay. Nag-aalaga din sila ng farm animals tulad ng livestock at poultry. Dagdag adisyon din sa farm ang fish pond kung saan ay nagpapalaki sila ng tilapia. Maliban dito ay mayroon ding basketball court na maaaring pagdausan ang pagtitipon ng kanilang pamilya o magdaos ng event. Makikita din sa Beatty Firma ang maliit na chapel at maliit na gym. Siyempre, hindi mawawala ang pinatayo ni Bea na poso na tulad ng sa dati nilang tinitirhan na anya ito ang nagbibigay ng nostalgic feel sa kanyang pamilya at nagpapaalala sa kanilang humble beginnings. Chito Miranda and Neri Naig, The Hillside House in Baguio. Ang binansagang wais na mister at wais na misis ay hindi naman nagpaawat dahil maliban sa rest house nila sa Alfonso, Cavite ay may bago silang bahay bakasyunan na ginawa rin nilang negosyo na matatagpuan sa summer capital ng bansa.
Noong February 2023 na ipinakita ni Neri sa pamamagitan ng Instagram post ang newly completed family rest house sa Baguio na available na rin para rentahan. Mayroon itong two-story main house, one staff house, a quaint kitchenette, a spacious garden at pergola. Mula sa labas, ang rest house ay parang contemporary interpretation ng colonial cottage-style homes na common na sa Baguio. Napapalibutan ito ng malalaking puno. Ang hillside rest house ay nagbibigay ng charming and cozy feel na perfect for R&R activities and intimate gatherings. Ayon kay Neri, ang best tambayan nila sa pergola ay kapag papalubog na ang araw hanggang paggabi dahil sa sobrang ganda ng view. Kakailanganin din ang makapal na jacket at pwedeng mag-bonfire. Sa loob ng bahay ay makikita ang magandang pagkakadisenyo nito na pinaghalong gawang kahoy at stone inlays. Kim Chu, Vacation House in Tagaytay. Tinupad naman ni Kim Chu ang pangako sa fans na house tour vlog ng nabili niyang bonggang rest house sa Tagaytay. Ayon kay Kim, nakuha niya ang bahay panahon ng pandemya kung saan ay napagtanto raw niya na napaka-ikli lang ng buhay. Isa raw talaga sa pangarap niya noon pa man ay magkaroon ng vacation house na laking tuwa niya na nabigyang katuparan ito kasama ang mga mahal sa buhay. Pinakita ni Kim ang exterior ng bahay kabilang na ang receiving lounge, dirty kitchen, outdoor living room at ang fire pit. Anya nagustuhan niya na mayroon ng fire pit ang bahay nang bilihin niya ito. Dahil nga sa malamig ang klima sa Tagaytay, kadalasan na-enjoy daw nila ng kanyang mga kaibigan at kaanak ang fire pit. Pinasilip din niya ang dalawang guest room na anya ay maganda ang pwesto dahil nakikita ang pagsikat ng araw. Mapapansin na napakaaliwalas na kapaligiran kung saan may mga nagtataasang pine trees. Nariyan din ang malawak na balkonahe at malaking swimming pool. Ang tatlong palapag na bahay ay meron ding naglalakihang salamin. Ayon kay Kim, ang rest house raw ang kanyang recharging place na kapag sobrang napapagod na siya sa trabaho ay doon lang siya pumupunta para magpahinga at malayo ito sa syudad. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!